Welcome home po sa inyong lahat. Tignan niyo yung nasa tabi niyo, sabihin mo, welcome home. Alam po namin lahat na napaka-traumatic na magka-problema tapos sa ibang bansa pa, di ba? So, ang DFA po ay may konting, katulad ng sinabi namin sa inyo, hindi man pwedeng iwanan na lang namin kayo dito, tapos bahala na. No, marami kaming kaso in the past na pauwi, siyempre, pasalamat ng pasalamat. Kahit anong paliwanag namin, trabaho naman namin to, huwag kayong magpasalamat. Talagang kayong bumuhay sa Pilipinas, kung naghihirap ang Pilipinas, ngayon na may kaya na ang Pilipinas, may konting pera ang gobyerno, kailangan suportahan kayo. So from 400 million, ginawang 1 billion ang assistance to National Fund that enabled us to bring 5,000 home with OWA, and that will enable us to give you 5,000 pesos each today para naman may konti kayong panggastos in the next few days, no? So, position muna natin na sa pagsama ng Kuwaiti government kay Ambassador Lee? Well, tatlong beses pinatawag ang ating ambassador, no, sa Kuwait. At meron pong mga pinaabot ang counterparts natin doon. Basically, kine-question ang pagkilos ng ating embahada sa pag-rescue at kung tinutupad natin ang ating ang batas nila at kung may abuse nung pagiging diplomat, kasi nga yung ating kotse, let's say diplomatic plate, no? So, mahinahon naman at very respectfully na sinagot ng ating ambassador na lahat ng kaso ng rescue at pang-abuso sa ating mga kababayan doon ay dinadaan po sa Ministry of Interior at nakikipag-coordinate po sila sa local authorities. Pati po yung mga rescue, kino-coordinate ito. Question, bakit tayo mismo nagre-rescue? Kasi these are cases na may grave danger at pwedeng life or death ang pinag-uusapan sa OFWs. So, siyempre, kung mapabot sa inyo na duguan na o na ginugulpe or very likely na nasasaktan siya o may gagawin, no, or continuous yung abuse, pag inintay mo yung normal process, no, may katagalan. Diba? So that's why may concept nga ng rescue. At kahit naman dito sa Pilipinas, we will assure mga Kuwaitis and all foreigners, diba, yung safety nila. At kung in danger yung safety nila, we will cooperate with their embassies. So ako ay naniniwala maaayos yung misunderstanding na yon. Ang pinaka-importante, mapakinggan natin yung complaints at bago natin pirmahan yung agreement at i-lift yung ban, maayos ang takbo ng mga sistema natin. Kasi kahit anong ganda ng agreement, kung hindi mo naman ma-implement, hindi mo naman ma-rescue ang dapat i-rescue, no? Sa una namin pag-uusapan ng Kuwaiti Ambassador dito, sabi niya may 24-hour hotline sila, na meron naman. Pero kung tumawag ka sa hotline at hindi ka naman kaagad ma-rescue, tapos ikaw pa makasuhan, di ba? Problema yon. So, yun ang mga tinatry natin i-solve na yun. So, in Kuwait, ano, like, ilan pa ho ba sa tingin natin? Yung unang estimate kasi natin was 10,000. But estimates are always higher kasi ang ating mga kababayan, they will face so many struggles and trials. Mapakain lang yung pamilya or mas magandang buhay sa pamilya. So, yung iba, nakita namin, even nung nagka-extension, parang nagdadalawang isip. So, yung iba, ina-advisean na lang, no? Na siguruduhin lang na legal yung contract, na hindi maloko. Kung interview nyo yung iba dito mamaya, makikita nyo na pagdating doon, legal lahat, ayos na. And then, magpapalit na employer, dadalhin sa ibang bansa. O kaya, sabihin, kailangan nyo ng new visa for 2 years, na ang visa is only about 16 reals. Pero 250 ang sisingilin, that's almost $1,000, no? So, ilan buwan nilang sesweldohin yung $1,000 para mabawi yun, no? So, these are the real things that are happening on the ground. Na pag tinignan mo yung employment contract or tinignan mo yung agreements, hindi basta magre-reflect. That's why hininga natin ng inputs ang lahat nung nagne-negotiate tayo for this. Okay. And then out of 10,000 na yan, yung actual may get na five. May get five. Yeah, so before today, it was a little bit over 5,000, then today, 223 ang actual na
213 ang 223 ang scheduled, but ang na, minus yung na-upload at saka no-show. So 216 daw ang dumating.